Instagram mo na pinag-usapan na naman, ibig sabihin kahit na anong gawin mo talaga, basta sa maganda at sa tama, lahat ng mga nagmamahal at sumusuporta sa'yo, hindi ka nila nakakalimutan. Yung post mo about doon sa pag-Miss Universe, oo, yung what? Soon, sasali na tayo sa Miss U, diba? Nakita agad sa mga balita. Paano nagsimula yan? Dream mo ba na sumampa rin sa pageant world? O nagtitrip ka lang nito noong time na to na about Miss U? O talagang, yun, sasali talaga ako at irerepresent ko ang lugar namin? Nung nag-post po kasi ako, tapos diba may nag-caption ako, soon sasali na tayo sa Miss U. Kasi gusto ko din naman to, dream ko din naman yung gano'n. Kasi dati talaga, nung before ako mag-viral, gusto ko makapagsuot ako ng gown. Sabi ko sa sarili ko at saka sa kaibigan ko, one day makakasuot ako ng ganito. Hindi man sa ngayon, pero soon talaga. Tapos, naisipan ko i-post yon kasi madaming nagtatanong sa akin, bakit hindi mo i-try mag-join ka sa mga pageant, ganyan, kasi bagay yung mukha mo, ganun. Ako naman, syempre, para sa akin, parang feeling ko sa mga ganyan hindi pa para sa akin or parang takot ako lalo na pag English, alam mo yan, no. kahit naman sino takot ata, 'di ba? Pero kaya nga tayo nag-aaral para at yes. Least. Yes. So, sabi ko, try ko i-caption to, tignan natin kung anong magiging reaction nila. Tapos nung pinost ko, nagulat ako, madami nang nag-comment. Tapos syempre may mga negative ganyan, hindi mo maiwasan yung mga ako dead ma sa kanila na. Yeah, oh, dead ma. Basta maganda ako. True. Oo, ganun. Tapos sabi ko, nagulat ako, meron din naman mga positive, ganyan. Hi. Tapos sabi nila, meron akong nabasa doon, bakit hindi mo itry sumali sa mga barangay? Sabi ko, grabe na. Dapat, bukod sa dead ma ka, pero kung ako sabihan nun, talaga, at least sa barangay, pasok ako. Ikaw nga, baka kahit sa barangay, hindi. Ginano mo siya. Oo. Oh. Pero again, let's all be kind to one another. Mm. Diba? Saktan man nila tayo, sabihin man nila lahat ng gusto nilang sabihin sa atin. Basta ako po, ayun, ginawa ko lang yung part ko para maging masaya sila, diba? Kahit yung sabihin nila nagmumukha kang tanga sa paningin nila, basta ikaw masaya ka at wala kang tinatapakan na ibang tao. Correct. And also na, hindi rin yun dahil para kasama niya yun, ha, na maging masaya sila. But end of the day, kaya mo yung pinost, kaya mo yung ginawa. Account mo yun, internet mo yun, damit mo yun, makeup mo yun, ikaw mismo, yun ang gusto mong sabihin. Mm. Diba? Yun ang nararamdaman ng puso mo. So, diba, whatever people will throw na mga words na sasabihin nila sa'yo talaga, oo, nasasaktan tayo bilang mga tao tayo, diba? Pero, sa totoo lang, the fact na na-post mo na yun, parang, ano kayang magiging reaction nila? Walang masama doon na. Walang masama doon na sometimes gusto mo lang din naman makita. Kaya nga ikaw, feeling ko kaya ka natatakot kasi lumaki ka sa world na parang mula pagkabata parang lagi kang na-judge. Yan nga po. Siguro dahil sa sobrang, kasi sa amin, kasi sa lugar namin, parang alam mo yun, nasanay ka na tahimik, na kahit papaano, kahit yung pamumuhay mo, ganun, basta masaya ka. Ganyan, parang naisip ko na ganito ba talaga sa Pilipinas? Ganyan, di ba? Pero ako, syempre, sa 5 years na yon sabi ko, buffer lang yan. Kasi nakakatulong din sila sa akin na para pasikatin nila ako. Ganyan, balang araw, yung mga nang babash sa akin, magiging fan ko din sila soon, hindi man ngayon. True. Perfect yan. Now, na pinag-uusapan natin, itong soon, sasali ka sa Miss Universe. May mga lumapit ba sa'yo? May mga nag-message ba sa'yo at nagsabi na we are willing to train you? Kami ang hahasa sa'yo para pagdating mo sa tamang edad, isasaba ka namin. Yes, may po. Meron naman po. Ito nga po, actually, Suit and Damage, siya po yung nag-sponsor. Siya po yung nagdadamit sa mga beauty queen pag may pageant kay Miss Angela. So, ayun. Sabi niya sa akin na mag-join daw ako sa pageant, ganyan. Tapos, ayun, Miss Angela Tolazo po pala, nagpasuot sa akin ng damit, nag-sponsor, sobrang thank you kasi ang ganda niya. Tapos, may nagtanong sa akin, bakit hindi mo gusto, ay ba't ayaw mo mag-join sa pageant? Ako naman po, syempre, kinakabahan ako. Kasi, ready naman ako, pero may mga bagay pa na kailangan kong
kailangan kong i-training yung sarili ko kasi hindi ka basta-basta makakapasok. Hindi kasi ito parang laruan lang. Kumbaga, kailangan mo maghanda para pag sumalang ka na, ready ka na, at may confident ka na sa sarili mo. Kaya kailangan mo ng mahabang training para sa ganyan. Pero dahil ngayon, 18 pa lang ako, mas siguro magpo-focus ako sa pag-aaral. Kasi yun yung mahalaga talaga, pag-aaral. Alam mo yun, hindi ka man sumikat sa pagiging artista, at least sa pag-aaral, nakatapos ka pa, may narating ka pa sa buhay. True.